po. Magandang umaga o gabi. O saan man kayo naroroon, no? So, my name is Policia Ko. Kung first time po kayo sa aking channel, no? So, nandito tayo sa aking channel na focus po tayo sa criminalistic. Yun, kasi yan po lang abot ng ating makakaya, no? So, ang pag-uusapan natin ngayon yung kasong mga bailable or non-bailable. Yung pagkakaiba ng dalawa, no? Bailable or non-bailable. Ano ba yung bailable? Ano ba yung non-bailable? And yung dalawa lang na yan. So, maikli ilang panahon. So, kaya sa pamamagitan nyo, so, sa mga nanood, no? So, humihingi lang ako ng isang likes. At kung gusto nyo, at pwede rin kayong mag-subscribe. Ini-invite ko rin po kayo. At kung kayo man ay may mga katanungan, no? Pwede nyo akong i-PM sa ating social media. Ito na po yung pangalan, Policia Ko. So, yun. So, ngayon, papunta tayo sa dalawang ang pagkakaiba ng kasong bailable, may piyansa, or non-bailable. So, ano ba ang impact ng bailable? Ano ba ang impact? Ano ba ang resulta ng bailable? Yung dalawa. So, pag sinabi po kasing ang kaso mo ay bailable, ibig sabihin, mayroong piyansa. Ang ibig sabihin nito, pag kahit makasampa na yung kaso, pag nasa korte na, mayroon siyang certain amount or bill recommended ang court ng may hawak, pwede kang makalaya. Kung nakulong ka na, or pwedeng, kung nasa labas ka pa, pwedeng i-recommended hindi ka na makulong, magpapiyansa ka lang. Or kung nakakulong ka naman, pwede kang ma-release temporary para nakabayad ka na. Pag mayroon ng bill recommended at nakabayad ka na. So, mag-i-issue sila ang court ng release, temporary release gawa ng bail. Yan po. At ang ibig po sabihin nun, pag nakabail na kayo, ay wala na kayong kaso. So, pag nakabail na kayo, bailable man yung kaso, non-bailable, pag nakabail na kayo, ay tuloy po yung kaso at tuloy yung hearing. Yun. So, may schedule yan ng hearing kung ang court ang nagsasabi kung kailan. Commonly, every 3 months, kung medyo maluwag naman ang court, pwedeng 1 month, basta may hearing yan pag nakabail kayo. So, ano naman ang mangyayari kapag binayolate mo yung bail condition? Kasi may condition yan. Halimbawa, nag-bail ka tulad ng ginagawa ng mga professional shoplifter. So, magbibail yan. So, hindi na sila magpapakita. Kasi nga, free program yung identity nila, yung pangalan nila. Pag nahuli sila, naikulong, magbibail yan, hindi na yan sila magpapakita. Halimbawa, ang bill recommended, 10K or 6K sa kasong theft. So, pag nagkabail na yan, so, hindi na silang kapakita. So, yung bill mo ay automatic forfeited yan sa court. Doon mapupunta. Ipo-forfeit ng court yan. At i-issue, ang kasunod yan ay i-issuean sila ng warrant. So, yung warrant naman, hanggang warrant lang. Hindi naman hinuhuli ng police. Kasi nga, hindi naman accurate yung identity nun. So, wala talagang nagtatrabaho. Kaya, yung cycle pa ulit-ulit lang. So, kaya, tumatagal talaga sila sa larangan ng ganyan. Okay? Yun po yung bailable. Pag ang kaso naman ay tinatawag na non-bailable, ibig sabihin, mabigat talaga ang kaso mo. Ano ba yung makakasong non-bailable? Tulad ng murder o drugs. Sa drugs, may yung 9165 Act of 2002, mayroong specific to na non-bailable. Pag user ka lang, I think. Pero pag 10 grams ang nahuli sa'yo, minimum of 10 grams above, non-bailable na yon. At ang parusa nun ay mabigat.
think life imprisonment. At pag nahuli ka ay hindi ka na pwedeng magpiyansa, automatic kulong ka. No bail. So, yun po ang non-bailable. Ganun po ang procedure. Walang amount na involved. Kulong talaga pag non-bailable. At mag-aantay ka na lang ng final judgment habang hinihiring ka. Panatili kang pantemporary, kukulong ka muna pag mayroong kang pending case. Pag wala ka pang final judgment, sa BG, under ka ng BJMP. Ngayon, pag na final judgment ka na, inilipat na ngayon sa National Penitentiary kung saan ka malapit. For example, nandito ka sa atin, sa Las Marinas, Cavite. So, ang malapit ditong National Penitentiary ay ang Muntinlupa. So, doon ka ikukulong ngayon. Pero kung sa pending case pa lang ay marami ng taon ang gugulin mo dyan sa PGMP bago masintensyahan yung kaso mo. Diba? So, kaya halos mas marami talaga. Kaya nagiging crowded yung BJMP. Kasi halos konti lang po ang natatapos na kaso at may turnover doon sa Muntinlupa. Yun po ang pagkakaiba ng bailable or non-bailable. Magtataka kayo, di ba? Kung marami dyan yung may mga pera talaga, medyo pilit nilang pinabababa ang kaso. For example, ang kaso nila ay murder. So, hinihilot nila ng gawing homicide. Kasi pag naging homicide ang kaso nila, magkakalaya na sila kasi magbibail lang sila. So, tuloy. Hanggang sa ang kaso naman kasi ay matagal matapos. Hindi ko po mabibigyan kayo ng estimate ng tamang estimate ng kaso na maghihiring, no? So, depende po yan sa court. So, base lang sa aking nakita, experience sa pagtatanong, no? Sa papabalik-balik ko sa court, meron akong tinanong doon na ang kaso ay robbery with homicide, ay almost 20 years na siya nakakulong sa BJMP at pending pa rin ang case. On process, on hearing. Samantalang yung biktima nga, no? Siguro that time na commission of the crime, anong nangyari yung crime ay medyo may edad na at senior na yung complainant. At yung tinanong ko ay napakarami na daw abogado ang dumaan sa kanya. So, yung ganun po ang katotohanan. Matagal matapos ang kaso. Kaya yung iba, yung talagang may pangpiyansa at too much money. Yung mga too much money ay nanghihiram tapang sa pera. So ginagamit nila yung pera para mapagsamantala kasi iniisip nila may pera sila. Kung magkakaso man sila, magbibil sila, so makakalaya pa rin sila. Yun po. Kaya medyo nakakalamang, kaya nagiging kasabihan na natin na ang batas daw ay para lamang sa mga gintong may pera, mga gintong pinanganak ng may pera. So medyo may katotohanan po, no? Kasi kung ikaw ay isang wala naman talagang pundo pangpiyansa, ay wala ka talagang, kahit bailable yung kaso mo, ay hindi ka makakalabas kasi wala kang pampiyansa. Diba? So, kung wala kang pampiyansa, so, kahit bailable yung kaso mo, kulong ka rin doon sa kulungan. Diba? So, at nakakalamang talaga yung may pera. At kaya malakas ang loob nila. Kasi, ganun, may bail recommended. Yun ang iniisip nila. So, biruin mo lang kung makapatay ka. At mag-fail lang yan, mag-fail lang ang kaso, ano lang sa homicide, ay di malaya ka pa rin kasi makakabil ka pa rin. So, yun ang katotohanan. Kaya kung tatanungin niyo ako kung ano naman ang basihan, kung bakit may bail recommended, ay hindi ko masasagot yan. Ang malalaman niyo ang kaso kung may bail o wala doon po sa revised penal code. May mga listahan yan doon. So, sa Google siguro, kung tatanong nyo, tanong nyo na lang, type nyo na lang kung naisip nyo yung kaso, kung may bill ba o wala. So, almost naman, nandiyan po lahat. So, hindi ko na may isa-isa sa napakarami nyan.
So yan lang po ang ating diskusyon ngayon, non-bailable or bailable. So ini-invite ko po kayong i-like and i-share ang ating video, at kung mayroon naman kayong katanungan, so feel free po kayong i-message ako. Thank you for watching, and my name is Pulisya ko, at muling nagsasabi, hindi po lahat ng criminalistic ay nagpupulis. Yung isa po ay nasa YouTube. Thank you for watching.